So today we're going to be reviewing a computer, but not just any computer, it's a NAS unit. So dito sa video na to, titignan natin kung ano ba tong NAS na ito, is it something that you need, and what's special about this particular na NAS na i-review natin. I'm Rocky the Programmer, and this is the F4-423 review from TerraMaster. So TerraMaster actually sent to us and gave to us itong NAS unit na ito. But yun nga, as usual, wala silang say dun sa magiging final na verdict namin. So bago natin tignan yung unit, define muna natin kung ano ba yung NAS. NAS is yung Network Attached Storage. So basically, it's a storage pool or like parang lalagyan siya or parang hard drive siya na accessible by every device na nasa network mo. So yung medyo special sa kanya is medyo maliit siya, tapos medyo weird yung magiging specs niya, but that's all because it's focused dun sa pagbibigay ng easy na storage expansion, and basta lahat ng specs niya and lahat ng everything about it, tungkol siya dun sa storage. So ano ba ang point nito? Bakit mayroon pang ganitong special na computer? So basically, it's designed to be always on and designed siya na magkaroon ng maliit na footprint lang. Main focus lang niya is to serve files and resources doon sa lahat ng mga computers and device na nandun sa network. So isa pa makikita rin natin na it's almost just a standalone na unit. Para siyang computer pero makikita natin na wala siyang keyboard, wala siyang mouse, and walang nakakonect na monitor sa kanya. Ang parang pinaka-connection niya lang is through your network. And you control it using yung ibang devices sa network mo. Yung network na yun could be an office, bahay mo, itong store natin, lahat yon considered the network and mayu-utilize yung ganitong unit. So punta naman tayo dun sa specific na unit na ito, yung F4-423 by TerraMaster. For specs, meron siyang Intel Celeron N5095 CPU, so quad-core yun na 2.0 GHz. Tapos nagbo-boost daw siya ng up to 2.9 GHz. Meron siyang attached currently na 4 GB RAM and a maximum of 32 GB. Kasi meron siyang dalawang slots na pwedeng kumuha ng 16 GB each. Kung mapapansin natin, parang napakahina niya, grabe Celeron pa lang. Pero mapa-find out natin mamaya why that makes sense. So doon naman sa storage, meron siyang 4 bays na all hot swappable na tumatanggap ng HDD or SSD na 2.5 or 3.5. SATA yun, of course. Ang maximum niya is 80 terabytes. So per bay, meron siyang maximum of 20 terabytes. Tapos 4 yun. Meron din siyang dalawang M.2 na NVMe slots. And currently, walang nakakabit sa kanya na ganun. For connectivity naman, meron siyang dalawang 2.5 gigabit Ethernet network jack and dalawang USB 3.1 host ports. So, ipa-flash ko na lang yung dimensions niya. And as you can see, napakaliit niya, napaka-compact niya. And yung parang pinaka-itsura niya, it's very nondescript. Hindi siya like maangas or like takaw tingin. It's just literally a rectangular cube na kulay gray. May konting light siya indicating kung like active ba yung HDD and like mayroon ba siyang power. And then nasa likod na yung everything else. Meron din siyang fan na that set up automatically. Tapos generally yung build quality niya is okay. May parang texture yung parang pagka-aluminum niya dun sa yung parang pinaka-case niya. And overall, it's an okay looking thing. Yung kanyang 4 storage base din, yung nga hot swappable siya. I-unclasp mo lang yung tab sa harap, tapos ipupull mo na yung parang pinaka-tray niya. Tapos yun na, doon mo na i-screw in yung either yung 3.5-inch or 2.5-inch na SATA hard disk or SSD. Tapos yung pagbalik, napakadali lang din. Yun nga, dahil swappable siya, wala na siya mga cables. So overall, nice build quality. It just gets the job done. Another thing na special sa kanya is yung TerraMaster OS or yung TOS. So that's basically how you do lahat ng processes dun sa NAS na ito. Setting up is very easy pero medyo weird siya, especially sa mga wala pang experience sa NAS. Hindi mo siya kakabitan ng keyboard at mouse as doon mo siya i-install. You're gonna want to have a device, a separate device. Mas okay kung PC siya din na connected dun sa same network as the TerraMaster. So you just download yung TNAS PC na app, and once you run it dun sa kabilang PC, madedetect niya na if meron kang connected na TerraMaster NAS unit. So sa case natin, ang bilis nang niyang na-detect. So from there, meron ng options to install yung OS sa kanya. So you don't have to download anything. Lahat ng installation and mga downloads ng drivers and whatever would be done through that TNAS app. Tapos from that point, i-download niya na yung parang pinaka-OS and then i-install niya na automatically, mag-next ka lang doon. Very intuitive, wala pang masyadong mga setup na nangyayari. Yung parang pinaka-setup niya would be within the OS itself.
So ngayon doon naman sa pag-setup ng mismong drives, hindi kasama syempre yung drive, we had to purchase our own. Tapos meron siyang QVL na very strict siya about. So for example, dati may Barracuda kami na pang-testa na namin. It turns out na hindi pala siya compatible dun sa NAS na yon. Ang gusto niya is yung parang talagang pang NAS na mga hard drives. It's kind of like more expensive, but that's also going to be very beneficial for you kasi nga, yun nga, mas designed siya to last longer and para dun siya talaga sa operations na gagawin ng isang network attached storage. So now na naka-install na yung drive, yung first na pinapagawa niya is mag-setup ng user account. So very basic lang, admin lang na user yon. And from then, medyo dito na magkakaroon ng mga iba-ibang terms. So first, isi-setup natin yung storage pool. Yung storage pool would be basically yun nga, yung hard disk lang, pero hindi siya yung parang drive na nakikita natin sa Windows. It's basically a collection of all the available na capacity ng storage. Later on, pwede kang magdagdag pa nung kung meron ka pang available na base. You can expand it indefinitely. So yun, basically sinet lang natin siya na okay, you can use this. And next would be yung volume. So yung nilagay pala namin na drive is 10 terabyte drive. Per bay, pwede siyang tumanggap ng up to 20 terabytes. So yun sa pag-setup namin ng volume, volume 1, sinet ko siya na 6 terabytes lang. Para magkaroon pa ako ng isa pang volume na merong 4 terabytes for a different purpose. So as we're reviewing this thing kasi, we're also going to be using it kasi binigay siya ng TerraMaster. So once the volume is set na, that's basically it. Meron ka ng available na storage, pwede mo na siyang lagyan. And dito na papasok yung shared folders. So yung shared folders, they kind of work like literal na folders lang sa Windows. Pero ang special sa kanya is, first of all, meron siyang mga user permissions. Pwede kang mag-set ng parang pinaka-quota sa kanya. So parang meron lang siya file size limits. Dahil nga from the word itself, shared folder siya. Later, pwede siyang ma-map as a drive. So dun sa usage namin, gumawa kami ng parang shared folder para dun sa mga Steam apps namin. Kasi may mga nilalaro kami dito for testing and for non-testing. So sinet namin siya as a mappable drive. So sa kahit anong PC dito and lahat ng kahit anong PC na dumating, pwede ko siyang iset as a Steam folder. Kasi madedetect nga siya no Windows PC as a network drive. So yun yung parang medyo iba sa kanya. Hindi lang siya basta folder. May siyang mga features and may mga capabilities siya na iba. So speaking of yung TerraMaster OS, it's very fluid, it's very elegant looking, very polished siya. Medyo similar siya if you've experienced yung mga graphical na Ubuntu na distributions. Pero kung Windows user ka, this is very familiar din. Like double click na din and whatever. That's very easy lahat ng steps, lahat ng mga essential na processes sa kanya. Very intuitive and very easy lang. Ako, medyo like techie ako, so medyo may alam naman ako dito. Pero nga, it's still a very different na operating system. But I didn't need to read any manual. Lahat siya very intuitive, lahat may parang step-by-step na guide within the OS itself. So hindi mo na kailangan mag-research kung like for instructions. So yung mga processes na ito involve yung pag-expand ng volumes, yung pag-create ng bagong storage pools, yung pag-setup ng backups, user management, resource monitoring. And basically kung like nasa bahay ka lang naman and yung hindi ka naman like enterprise level na operation, yun lang yung gagawin mo talaga dito sa NAS na unit na ito. Tapos meron din siyang built-in na remote access. So yung NAS na ito, pwede mo siyang i-access from, yun nga, sabi nga namin, dun sa mga computer na nasa networks, and also kahit dun sa mga devices na outside of your network, so parang through the internet. So pwede kang mag-setup ng backups, kahit nasa ibang lugar ka at nasa ibang network ka. Ang caveat lang sa kanya is hindi ka pwede mag-download or mag-upload no files. Yun lang mga basic na operations and processes yung pwede. Okay, so dito sa Hardware Sugar, ginagamit namin yung NAS for yung aming general na file storage. So dati ang dami-dami naming mga external drives, mga USB na flash drives para lang makapag-install ng mga, for example, yung mga kailangan namin na pang-test, pang-stress test, pang-benchmark. So ngayon, ginagawa namin, ina-upload na lang namin kay Nash. So we've endearingly called yung aming NAS unit as Nash. So nilalagay lang namin lahat sa kanya,
yung mga, for example, mga drivers, yung Cinebench, yung mga pang-test namin na games. Tapos, for example, may tulad nitong PC na to, ginagawa siya. Para ma-access yung mga apps na yun, kukonnect na lang namin siya doon sa network namin. And kahit anong PC, ma-access na yung mga files na yun. And ang maganda pa doon, sabay-sabay silang pwedeng i-access. So, itong particular na unit na ito, it allows for up to 512 the simultaneous SMB connections. So, hindi naman kami ever magkakaroon ng 512 na clients here at one time. So, that's way more than enough dun sa kailangan namin na simultaneous na connections. So, also yung mga general na file keeping namin, yung mga serial numbers, nandun na lahat. And kahit sinong user, so for example, itong si Marky, si Russell, kailangan niya ng access dun sa particular na file, hindi sila maghihiraman or like maghihintayan dun sa flash drive. Lahat sila may instant na access kahit sa phones nila, basta nakakonnect sila dun sa internet or sa wifi dito sa store. So you might be asking, okay, so that makes sense sa office, that would make sense na mayroong NAS. Ikaw as a PC user na nasa bahay lang, bakit ka kailangan bumili ng NAS? Actually, maraming reason. We've only barely touched yung surface. We kind of want to make this thing a series of videos where ite-take namin kayo dun sa journey into us upgrading it and finding more uses and utilities para dun sa NAS unit na ito. So example lang nung pwede mo pang gawin dito is pwede mo siyang gawing na media center. Actually, yun yung current na talagang ginagawa namin sa kanya. Isa sa mga main features nitong NAS unit na ito is yung kanyang H.265 and H.264 transcoding. So you can install Plex and then lahat ng connected sa kanya na meron ding Plex na app, pwedeng manood ng mga nakasave na units sa kanya. And it's also simultaneous usage and connections. And yun nga, instantaneous siya. Para siyang Netflix without the use of the internet. And marami pang ibang mga built-in na features. For example, pwede mo rin siyang gawing Node.js na server. Pwede mo siyang gawing PHP na web server. So yun, makaka-host ka ng mga websites and mga web apps na if like kung gusto mo yun. Also, meron din siyang features for virtualizations. Pwede kang mag-run ng Docker na server sa kanya for all the developers out there. And generally speaking, yun nga, kung like nasa bahay ka lang, it's always a good idea to truly own yung mga files mo. In our age na almost lahat ng tungkol sa buhay natin is digital, it's very convenient and it's very practical to personally keep, especially yung mga sensitive na documents and files na you might have. Ang problema kasi, for example, ang ginagawa natin, may family computer dun sa nasa sala. And lahat ng files na halo-halo, lahat sila nandun sa isang unit and also nasa isang point of failure lang sila. So if anything happens to that PC, wala na. Totally complete back to zero yung buhay mo. And you might be thinking, yun nga, meron namang cloud services like yung Google Drive, yung iCloud. That is a very practical na alternative na solution. But again, you're trusting an outsider or an outside company dun sa mga sensitive na files mo na yun. And alam naman natin na hindi naman sila forever secure. Ang dami ng instances where mababalitaan na natin na na-hack itong server na ito, na na-expose yung numbers and yung credentials nitong website or service na ito. For some reason, we don't worry about, pero we really should. And ang magandang mitigation dun is, ikaw yung mag-keep nung files mo in a more secure and robust manner. Kaya meron itong TerraMaster F4423. Isa pang malaking feature niya, and hindi lang siya exclusive dito sa TerraMaster na ito, pero like in every other NAS configurations, is yung data redundancy. So kung naririnig na natin yung RAID 0, RAID whatever, basically you're making your data redundant so that if one drive fails, hindi completely lost yung files mo. And you can do that with a setup like this. So okay, for some reason, na-compel kita na bumili ng NAS. Pero why this specific model? Bakit yung F4423 from TerraMaster? Doon sa mga nakakaalam, pwede kang gumawa ng NAS na unit basically using any computer. And yun nga, dahil mababa lang yung requirements for a NAS, pwede mong gamitin yung laptop mong luma, yung PC na pinaglumaan nung pinsan mo, and it would still function the same. Ang main advantages nitong mga dedicated na NAS machines, basically yung ease of use niya. It's very easy to maintain. Kung ba gusto mong i-expand siya, sasalpakan mo lang siya ng sasalpakan ng mga drives. Hindi tulad for example, nung traditional na desktop PC, talagang tatanggalin mo pa yon, maglalagay ka ng drive, isuscrewin mo, i-coconnect mo yung SATA power, you have to make sure na may SATA connector pa siya doon sa motherboard. And in the long run, sobrang hassle nun when it's time to upgrade na or like kung kailangan mo ba siyang i-replace. Pwede kang gumamit, of course, nung True NAS or yung Free NAS. So those are free NAS operating systems na you can set up yourself
Ang problema doon, hindi sila kasing intuitive nitong TOS. Wait, you have to make sure yourself na compatible lahat ng parts mo, pasok yung drivers niya for a certain component na nandun sa custom mong PC. And yun nga, yung pag-setup ng volumes, ng users, ng security, ng automatic na backups, hindi siya kasing simple. Kasi when you're setting up those kinds of OSs, may parang assumption na medyo techy ka na and meron ka ng experience. So honestly, itong TerraMaster, it wasn't without its flaws. I don't know kung kaninong fault yon. Just one day na lang, di namin ma-access yung NAS, di namin ma-access from a client, or like hindi rin namin ma-access like directly dun sa machine. It turns out na na-corrupt pa lang yung OS niya for some reason. Ina-assume namin is, siguro like nasa kalagitnaan siya ng update, tas biglang may power loss nung like wala kami dito sa office lahat. Pero fortunately, very easy lang yung recovery method. Actually, wala naman talaga kaming ni-recover. Ang ginawa lang namin is, re-install lang namin yung OS using yung original na steps niya. Data was still there, yung parang pinaka-folder structure namin nandun pa rin. Yun nga lang, na-corrupt lang talaga yung OS. Pero yung parang pinaka-storage niya, it remained unaffected. So all in all, this is a really useful machine dito sa store. And marirecommend talaga namin siya para sa target market nito. So yung target nito is yun nga, yung mga totally very basic lang yung kailangan dun sa NAS na hindi naman like enterprise level yung ina-expect nila. Kailangan mo lang ng mas secure and mas centralized and mas robust and mas resilient na storage solution para dun sa bahay mo or like a very small office like this. Yun yung pinakamalaking masasabi ko dito sa unit nito. It gets the job done. Actually, isa pa nga naming na-test dito is nag-run kami ng game off of the NAS itself. So that's something na hindi mo talaga gagawin at all. Pero in the end, it still worked. So yun nga, nagtatranscode kami ng mga 4K na movies dito. Especially pagka ayaw namin magtrabaho dito sa office. Lahat nun nagagawa niya. At a very, I would say, reasonable and very competitive na price. Especially compared dun sa kung ano yung mga alternative sa kanya. So yun nga, itong review na ito, hindi siya masyadong like all-encompassing. We've barely scratched the surface kung ano pa yung pwede namin gawin dito. Kasi yun nga, gagawin namin itong series. I-update namin siya, i-upgrade kung may maisip pa kami yung mga use cases sa kanya. So yung next na naiisip namin is papalitan na namin yung aming video storage solution, which is a cloud-based na service pa rin ngayon na binabayaran namin monthly. If time permits, is mag-avail kami ng static na IP dun sa internet connection namin so that yung mga video editors namin ma-access yung mga video files na naka-store na lang dun sa NAS na unit namin. So yun, we'll make a video of that. And yun nga, maraming pang project and maraming pang pwedeng use cases kasi sa kanya. So nga, overall, it's a really good machine. It gets the job done. And we highly recommend it, kahit sino ka pa man. It's a good idea to adopt itong practice na ito of like being really diligent dun sa ating data, making sure na meron tayong backups, and making sure na secure sila. And one way na magagawa natin yun is yun nga, itong mga NAS solutions na ito, including itong F4423. So if you like this video, hit like and subscribe if you haven't already. Visit hwsugar.ph for all your PC needs. And also visit yung aming physical store here in Chino Roses, Makati. Join yung aming Discord server. And also join us on FB, IG, and see you next video.